Hello mga kapitbahay, alam kong naghihintay na naman kayo ng bagong balita. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, stay put, relax at manood lang kayo dyan. Dahil ito na naman po ang serye ng totoong buhay. Ang serye na kung saan sasagutin natin ang inyong katanungan na, Kim, masarap ba yan? For today's vlog ay magre-review at magte-taste test tayo ng panibagong pagkain na na-order natin through online. So as of now, meron na po tayong series of videos ng mga reviews natin regarding sa mga pagkain na order natin through online. So you can visit my YouTube channel sa ganun mapanood nyo sila. And if you get interested na mag-order, you can use the references na ginamit or nilagay ko doon sa video na iyon para naman sa ganun mapanood or magamit ninyo at mako-order kayo ng mga produkto galing sa kanila. So ngayon, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new video. Over here, we have the California Roll Sushi Bake. So the usual, meron silang mga flavors na nakikita ninyo sa online or sa Facebook. But then, ang in-order ko is yung California Roll Sushi Bake. So, in-order ko ito sa Aki Sushi Bake. So, you can visit their Instagram or you can visit their Facebook page. Sa ganun, kung gusto nyo mag-order, you can place an order sa kanila. So, ito yung kanilang Facebook page. Andiyan yung contact number, yung address, at yung mga products na binibenta nila. And, of course, yung mga reviews kung available. So, ito, good for 2 person, 249 pesos lang po siya. So, ngayon, syempre, of course, ha, palagi ay natin ginagawa. Bibigay ko sa inyo yung ibang detalye regarding this product na sa ganun may idea kayo kung ano nga ba ang kanilang California Roll Sushi Bake. Alright, for the shelf life, best consume siya for 48 hours or within 48 hours. So, 2 days po yung katumbas. So, ma-consume nyo sana siya before mag 2 days. Pero I'm sure mauubos nyo siya for 1 meal lang. Pero kung dalawa kayo kakain, oh, 1 meal possible pa siya. Next one, for placing of order, you can send them a message through Facebook page or text. So, nandiyan din yung contact details nila. Pwede nyo silang i-text dyan sa contact details na yan. And pwede kayo mag-send sa kanilang Facebook page ng order. Then, deliver via Bayanihan Riders kung within the area lang kayo. Pero kung labas kayo ng Navotas or Malabon, pwede kayong mag-order at magpa-deliver via Lala Move, Angkas, Mr. Speedy at saka Grab. Next one, ito, pwede nyo ma-visit yung kanilang IG or yung kanilang Facebook page. Just type Aki Sushi Bake para na sa ganun makita nyo yung mga binibenta nilang sushi bake doon. At yung kung meron man silang ibang produkto pa. So ayan, inalok din tayo ng kanilang galantina. So from Beth's Chicken Galantina. But then, hindi natin siya masama sa video kasi nga lulutuin pa. Malulobat na ako at hindi na kaya ng battery. So yun na, isashare ko na lang yung thoughts ko. Isashare ko na lang siya sa social media para ganun makita ninyo. Pero dito siya, available siya din sa gilid. Hindi ko palang naluluto kasi kailangan pa pala siyang iluto. Ayan siya guys. Binuksan ko na siya and ayan. Sa loob. Ayan yung loob niya. Ayan. O, diba? It looks delicious din naman. Ayan yung amoy niya. Ang fresh. Mabango. And I think mag-enjoy kami dito pag inulam na namin to. Piprito, pwedeng iprito, pwede rin i-steam. So, meron namang instruction kung paano i-reheat. So, yon, fry or steam on the top of rice. Recommended na yon, itatap lang nasa sa rice. Tapos, microwave, remove foil, tatagal natin yung foil, then slice, then heat on high for 30 to 45 minutes. Ah, seconds, sorry. 30 to 45 seconds. So, i-share ko yung picture niya dito. So, para makita niyo yung itsura niya. And then, yung lasa, siguro later on, titikman ko siya. Ngayon, ang focus muna natin itong sushi or yung California Roll Sushi Bake. Of course, sa pagre-review, kailangan meron tayong titignan. Unang-una na dyan, yung looks or presentation, yung aroma, yung volume o dami, yung packaging, at of course, yung lasa. So ngayon, sa packaging, wala akong masabi kasi ang ganda ng packaging niya. Sobrang tuwang-tuwa ako sa packaging kasi sobrang presentable siya. Meron siyang lid, tapos yung sa lid, meron doon yung tatak ng kanilang store. Tapos yung contact number, nandun din yung instruction kung paano mag-reheat.
Tapos, best way to eat, meron ding instructions, scoop a spoonful of sushi bake and wrap it in a nori. So, yung nori andito. Ito yung nori na gamit nila. Ayan, andun yung details ng kanilang Facebook page, Instagram, tsaka yung contact number. And ayun, yung kung hanggang kung kailan siya or hanggang kailan niyo siya pwedeng makain. Nakalagay, best consume within 48 hours. So, okay sa akin yung packaging kasi maayos, presentable, at ayan, mataas. Ayan siya, guys. For the aroma, so let's open this one para na sa ganun ma-check natin yung kanyang aroma. Oh, ang ganda ng packaging niya, in fairness. Yun yung nagustuhan ko sa kanya yung packaging kasi sobrang presentable at saka safe. Maayos. Ayan siya, guys. Ayan yung pinakatakip niya. And then, nakangamoy yung cheese. Oh, diba? Nangangamoy yung cheese niya, promise. Ang sarap. Next one, yung volume. So, volume, okay ako sa kanya kasi yung taas niya, tapos may parang konti lang na agwat dito. So, parang mga siguro 1 cm lang yan. Ayan. Yung dami niya, for 249 pesos, pwede na. Sakto na rin naman siya. For 2 person, pwede na. Marami na siya. Mabubusog na kayo. Yung packaging niya, yun nga tulad ng sabi ko kanina, maganda yung packaging, maayos, presentable. Talagang yung halaga ng 249, hindi ka magsisisi dahil nandiyan. Andoon, makikita mo talaga doon pa lang sa packaging na ay 249 pesos talaga siya. Yun naman yung usual na price niya, di ba? Doon naman nagre-range yung price niya. Pero yung na-review ko last time, yun yung isa sa mga pinakamura na nakita kong sushi bake. So, you have to check it out. Okay, ngayon titikman na natin siya, guys. So, I hope na magustuhan ko siya and I'm so excited na tikman siya. So, bubuksan na natin tong nori and then, start na tayo. Ayan. Ito yung nori niya, guys. Sana malutong siya. Ayan, yung nori. So, sa pagkain daw nito, gagamit tayo ng scoop para dito. Kukuha na lang tayo. Ayan! Para sa ratio, 50-50 siya, guys. 50 yung rice, 50 din yung toppings. So, tikman na natin siya. Yep. Na-miss ko tuloy kumain ng California Maki. Tapos lagyan mo ng wasabi. Ang sarap nun, guys. Sobra. Ayan. Yung instruction nila. Ayan yung instruction. Ilarap nyo siya. Tapos kakainin. Yung texture, okay sa akin. May konting asim pero okay siya sa akin. Yung ingredients niya visible, yung crab stick, yung onion, and then yung egg. Feeling ko yung egg hinalo niya yung crab stick doon, then sa kanya tinap or doon niya nilagay yung toppings kasama yung egg. So kaya parang nagblend silang dalawa. But then okay lang din naman siya sa akin. Yung lasa niya saktong-sakto lang din sa nori. So yung pagkain niya parang tacos din. Pero kung i-compare ko siya dun sa una kong nakain na sushi bake, mas gusto ko yun, sa totoo lang. Kasi ang creamy niya, tapos yung lasa niya nagbe-blend din sa rice. Ito yung sinasabi ko nun na baka mamaya mas marami, pagka mas marami yung toppings o kaya pagka equal lang yung rice and yung toppings, baka mamaya hindi ko na siya ma-enjoy. But then yung lasa niya okay din naman sa akin. Kung kayo after kayo sa toppings, go with this Aki sushi bake. Kung gusto niyo naman na mas malasahan yung pinaka or mas ma-appreciate yung lasa ng toppings, doon tayo sa isa.
yung price niya at saka yung itsura, yung lasa, okay na, na ano naman niya, natapata naman niya. Ang sarap. Alright, sa toppings niya wala akong masabi kasi masarap, malasa siya. Medyo maasin pero ganun din talaga kasi yung lasa ng California. So, yung California Maki, usually yung order ko sa Karate Kid. So, gusto ko yung California nila. Tsaka, meron pa siya kasamang wasabi. Ito wala. Pero dahil nga baked siya, so yun nga. Kaya wala siya kasamang wasabi. Pero, but then, overall, sa akin, okay siya sa akin. Wala akong masabi dun sa packaging, sa smell, sa dami niya, tsaka yung presentation, okay na okay siya sa akin. Tapos pagdating sa lasa, medyo parang maasim lang siya, pero it turns out na yung overall niya, kapag ka talagang parang in-enjoy mo yung pagkain, na kung ma-enjoy mo talaga siya, tsaka yung lasa niya, nagko-complement kapag habang inunguya mo siya. Lalo na nasinama niya, or parang ginawa niyang scramble, yung egg na kasama yun, andun yung crab stick, andun yung onion, andun yung ibang ingredients. Tapos yung, ano ba yung tobiko? Yung tobiko ba tawag doon? Yung maliliit na orange na para siyang eye, na raw, parang raw fish siya, na ang liliit nung ginamit niya. Unlike doon sa iba na ang lalaki na parang mata ng isda. Pero ito, maliliit lang yung ginamit niya. So yun lang, overall, nag-enjoy naman ako at talagang nagustuhan ko rin naman siya. For only 245 pesos. Ay, sorry. For only 249 pesos, ito na po yung makukuha ninyo. Meron ng kasamang nori at saka ito na may kasama pa siyang lib. So, wala naman akong pinagsisisihan dahil natikman ko siya at talagang masarap talaga siya. So, ngayon titikman naman natin itong kanilang chicken galantina. Kasi sabi ni Dada, pwede ko daw siyang kainin ng hindi ko napiprito or hindi ko nalalagay sa steamer. So, titry natin siya kasi sabi niya, pwede naman daw. So, sana hindi sumakit yung chan ko. Pero sabi niya, embutido daw kasi to. So, pwede natin siyang makain kahit na fresh. So, let's see guys. So, tikman natin siya ng hindi napiprito. Siguro kaya sabi ni Dada na hindi na kailangan iprito kasi para siyang itsura niya parang maling. Yung amoy niya, okay na okay siya sa akin. Yung packaging kasi literal, ganito talaga usually kapag ibutin yung binibili natin. Tapos yung sa dami, 135, napakalaki niya. So, sulit na rin siya. Marami na makakakain. And then, sa lasa, ngayon titikman natin siya kung masarap ba siya. Oh my God! Oh my God! Masarap nga siya kahit hindi ko siya naprito, hindi ko siya na-steam. Sarap. Parang siyang maling na may pork na ang lasa niya. Oh my God! Kahit hindi nalutuin, ang sarap! Hala, ang sarap niya. Ay, sarap niya. Sa dito sa kanin. O kaya sa umaga, pag breakfast. Parang bumalik ako sa pagkabata. Boy and cheese, ang sarap. Siguro mas masarap siya kung i-steam natin or ipiprito. Pero kahit hindi niyo siya lutuin, binili niyo siyang ganito. Masarap na siya, guys. For only 135 pesos, sulit na. Sarap. So, tabi na natin siya. Busog na busog na ako. So, yun lamang po, guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video. So, na-enjoy ko talaga to ang California Roll Sushi Bake. Masarap siya, okay siya sa akin, presentable. Talagang natapatan niya yung 249 pesos. So, kung malapit lang kayo sa city or malapit lang kayo dito sa area, you can send them a message sa kanilang Facebook page. Andito na yung Facebook page. And then, itong kanilang Ben's Chicken Galantina. Nako, tikman niyo siya, guys. Ang sarap. Both products are good, both products are recommendable. So, wala akong question, wala na akong iba pang
may hiling pa. Yes, may hiling pa. But then, enjoy ko sila ang pareha. So, yun lamang po guys. Thank you so much for watching. And I hope you like this video. At kung bago ko lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So, yun lamang po guys. Hanggang dito na lamang po guys. Stay safe and God bless everyone. Bye!